Coach Yeng Yao, mga bro, hindi pa rin kumbinsido na kaya na ang Barangay Ginebra at Scottie Thompson MVP performance. So matapos bawian ng Barangay Ginebra ang Blackwater Bossing, mga bro, nakaabang na nga sa kanila ang rain or shine ni Coach Yeng Yao. Almost perfect nga ang record nitong rain or shine, mga bro, kung hindi lang sila nadali sa poor the way ni Junmar Fajardo. Literal na sila nga ang number 1 sa kanilang grupo. Pero hindi nga kumbinsido itong si Coach Yeng Yao na kaya nila ang Barangay Ginebra. Masasabi lang daw talaga ni Coach Yeng na magiging contender sila sa finals ngayong conference kung matalo nila ng 2 beses ang Barangay Ginebra. Dito mo talaga makikita na malaki ang respeto ni Coach Yeng Yao sa Barangay Ginebra kahit tinalo nila ito sa kanilang unang laban at may kartadang 5-1 win-loss record ang Rain or Shine. Kahit hindi umaani sa ibang team itong Rain or Shine, nakabuo nga sila ng malakas na lineup at dinevelop talaga yan ni Coach Yeng Yao, mga bro. Kitang-kita nga natin ang advantage nitong Rain or Shine sa Barangay Ginebra, mga bro. Dinadaan nga nila sa bilis ang kanilang laro dahil mga bata pa nga itong Rain or Shine at mga shooters. Isa pa, may mga depensa din talaga ang mga yan. Kaya magiging magandang laban talaga ito dahil maganda na nga ang inilalaro nitong Barangay Ginebra. Masusubukan nga kay Aaron Fowler ang depensa ni Stephen Holt. Pero siguradong mahihirapan si Holt kay Fowler dahil malakas nga ang pangangatawan nito. Sa kabilang banda naman, mga bros, Scottie Thompson MVP performance. Maraming ang locals ng Barangay Ginebra ang nag-step up, mga bro. Isa nga sa mga nag-shine ang laro ay itong si Japit Aguilar. Naging malaking bintahe talaga sa kanya ang pagkakatrade ni Sistan dahil wala na nga siyang kaagaw sa kanyang pwesto. Matatandaan na laging ang may ka-twin tower itong si Japit Aguilar simula noong dumating si Coach Tim Kun sa Barangay Ginebra. Una niyang ang katandem ay si Greg Slaughter at sunod naman ay si Sistan. Kaya madalas role player lang si Japit Aguilar. Hindi nga makapaniwala si Coach Tim Kun na kahit 37 years old na si Japit Aguilar ay consistent pa rin sa double digit ang kanyang performance at pang MVP numbers nga daw itong pinoproduce ni Japit Aguilar. Speaking of MVP, mga bro, hindi rin talaga magpapahuli ang former season MVP na si Scottie Thompson. Unti-unti na ngang nakakabalik ang laro ni Scottie Thompson, mga bro. Kontra Blackwater Bossing lang ay nagtala na naman ito ng triple-double performance. Consistent na rin sa opensa itong si Scottie Thompson at naging balance nga ang kanilang scoring dahil hindi lang nila inaasa kay Justin Brownlee. Nag-step up talaga itong mga locals, bagay na gustong mangyari ni Coach Tim Kun. Kaya panigurado, paghahandaan talaga sila ng rain or shine ni Coach Yeng Yao, mga bro. Kahit mas maganda ang kanilang record kaysa sa Barangay Ginebra at tinalo nila ito sa unang game. Hindi nga kumpiyansa si Coach Yeng Yao. Kayo, mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?